Hello mga ka-NC tambayan, welcome back to this free Visual Graphic Design NC-IIII online tutorial or training. So, nakaraan po, tinuruan ko po kayo kung paano gumawa ng logo and then poster. This time naman po, tatalakayin natin yung COC2 or tinatawag nilang Develop Design for User Interface and User Experience. Okay, during po ng National Assessment in VGD, Visual Graphic Design, yung gagawin nyo lang po is an interface for a website and a mobile phone. So, wag natin patagalin. Ito na po, simulan natin yung pag-design. Open nyo po yung Photoshop nyo. Tapos, if you recall po, ito po yung ginawa kong logo. It's about keymaker o mga susi. And then, ito naman po yung poster na ginawa ko. So, this time lang po, gagawin natin is yung C2 or we're going to design in more particular po sa mobile. Okay, let's start. So, pagdating po dito, kasi mobile po yung di-design natin, kailangan yung gamitin yung percent is yung mobile and devices. However po, kung may instruction po yung accessories na gumamit yun ng specific size, yun po yung i-follow nyo or specific device na Android devices, yun po yung sundin nyo. Ever po, hindi nyo po alam yung mga size ng mobile phone, you can visit Chrome. But during assessment, bawal po ito yung gawin na mag-search po kayo. Kaya yung pinakamabisang paraan lang po, magbukas lang kayo ng Chrome, hindi para mag-search, kundi right-click nyo yung browser nyo. Pagkatapos, inspect, and you can choose dito po kung anong devices na gagamitin yung size. So, ito sa gilid, yung napapansin nyo, ito yung dimension or yung sukat ng percent na gagamitin nyo sa design in Adobe Photoshop. So, let's just say po, ang instruction po ng accessory gagamitin po nating design is yung 375x667 pixel. So, close po natin to. 375x667. Natin yung 100 resolution and then enter to best. At pangalanan po natin itong user interface. Face and okay. So, sa pag-design pa ng user interface, para po hindi na po kayo masyadong nag-overthink kung ano yung dapat gawin. Again, go back to your logo or poster. Diyan na po kayo maghanap ng concept or color na gagamitin, design po na gagamitin. So, simplihan lang po natin in a modern design po ng user interface. Kadalasan po talaga yung hinahanap ng accessories, kailangan may login page. So, yung unang gagawin natin. Pangalawa natin gagawin is yung display ng mga product since may mga product na hindi ni-display. Yung user interface natin is parang website para sa point of sale or mga online products na binibenta like Amazon and etc. So, yung panghuling design na gagawin natin na user interface is yung contact information po. So, kumbaga yung gagawin natin is tatlong design. Okay? Bilisan natin ng konti at yung gagawin natin para mapabilis at hindi tayo kapusin sa oras. Tipin nyo, every COC, meron lang kayong isa or isa't kalahati na oras para gawin yung design. So, kailangan titilin nyo yung oras nyo, pero yung design nyo, kailangan elegante pa rin at pasado pa rin sa accessories. Okay? So, yung gagawin ko sa login page ko, dadrag ko lang yung logo. Yan. So, papalitin ko kasi malaki siya. So, ganyan. And, kung gusto nyo maglagay ng kulay, like radiant background, pwede kayong gumamit ng shape. Kasi wala to. Tapos, para man appealing yung kulay, gamit yun ng radiant color. So, yung kulay, i-change natin into something related po sa logo natin. Ganyan, pwedeng ganyan yung style. And then lagyan nyo lang ng login. Something like this. Pwede ganyan. Masyadong dry kasi yan eh. The modern design po yung ginagawa is ganito. So parang pansin nyo parang may tao. Tapos kulay wala. Then kita din ng konti.
and then sa baba lalagyan ko lang ng box na mayroong 1 point, tapos gawin ko siyang kulay puti. Maganda kung mag-proper naming po kayo para madali nyo hanapin. Email box. Email. Sila kasi yung talasan hinihingi. Lagyan lang natin dito sa baba ng counting wordings. Enter. Tadalagin, pwede may lagay. Tapos, yung visibility, buwasan ng konti. At boom. Medyo dry pa siya. Kaya, lagyan natin ng counting wordings. Para talaga hindi masyadong dry, bigyan na po siya ng tingin. So, that will be the login page. So, that's it. We have a login page now. If you want, if you're not still satisfied, you can. Where is that? Pwede nyo mag-add ng ano dito. That's it. So what you say there, they just grab the logo, put some wordings, and ask the client to log in or just sign up. So you can do this login page. So, pwede ito yung gawin nyo. Tapos, huwag nyo kalimutang i-group yung mga dapat i-group. Like, etong mga login box. And, para di naman masyadong magulo. So, ito yung magiging login page. Next naman po natin gagawin is yung design kung saan product. So, yung gagawin lang ito, i-save nyo lang ito. And save nyo as an image. Ito, ganyan. Tapos, pangalan nyo ng user log. Yung ganyan. So, lagi nyong tandaan na kailangan kayong mag-save sa mga trabaho nyo para iwas po pag nagkaroon ng mga aberya or burnout. So, next naman po yung gagawin natin is yung product. So, pwede itong i-group natin. Tapos, pangalan na natin ng login page. Or login. Kahit log na. Tapos, lahin natin. Next naman is yung product. So, pwede rin ganoon pa rin. Drag itong logo nyo. Yan. Tapos, palitin nyo to. Tamang liit lang. Tapos, yan ito yung ilagay dyan. And then, lagyan nyo ng linya. And then, gamitin itong kulay na to. Yan. So, since ginagamit nyo kasi cellphone, natural po sa cellphone na yung menu is naka-collapse. Ano yung ibig sabihin naka-collapse? Nakatago po siya sa design nyo. Kailangan meron kayong design na nakatago yung tinatawag nilang menu. So, ito po yung kadalasang symbol na ginagamit kapag ginagawa nyo siyang and so ito, pwede natin itong i-group, tapos pangalan nyo ng header para hindi kayo malito, and then dito sa gitna dito na yung mga product nyo. So yung gagawin ko sa mga product ilagay ko lang box, dito ko lang kina box, and then
yung stroke, eto lang gagawin kong stroke. Pero this time, malakihan ko. Yung isang 2. Yan, visible naman. And then, i-task ka ng konti. So, tapos, gagamit ako ng, sabihin natin itong product. Tapos, mag-open ako ng hanap ko ng product. For example, ito. So, yan. Drag nyo lang to. Tapos, ganyan. Tapos, ipingas mo lang. Yan. Tapos, liitan nyo ng konti. Yan. Actually, hindi na pala necessary yung tipping mask. Tapos, importante po pala sa product na side ng design nyo, kailangan yung information is intact po. So, like, product name. So, yung pangalan niya, alam natin. Name. Yung gulay, i-adapt natin to para yung name nito is K-Chain. Pwede nyo ding ilagay yung mga detalye na yun. So, yan. So, pwede natin i-group to. And i-group natin. Ilagay natin product. So, yung product na yan, from that point, pwede nyo nang i-multiply into a lot of products. And so, bakit kung tatanungin nyo, bakit hindi buo? Hindi yan buo kasi pag cellphone na kasi yung gamit mo, hindi mo naman mag-view lang. So, yan. Have more time, tsaka na nyo na tsaka nyo niya baguhin kasi pag wala na kayo masyadong oras tapos inugun nyo masyado dyan maubos yung oras nyo. So, pwede yan. Tapos, pwede ito i-group tapos pangalan natin product. Next naman, yung footer, pwede natin ganitohin yung footer natin. Pwede din, ganito na lang. So, ganyan lang. Yung magiging product page natin. Tapos, kung naman ito, sabihin natin. I-group ko siya at sabihin kong product page. Ganyan na lang. Tapos, isi-save nyo. Make sure na isi-save nyo. Ang panghuli is yung contact details naman. So, contact details. So, i-off natin to. Pwede natin kunin yung design ng intro para hindi tayo masyadong mahirapan. So, yung gagawin ko is duplicate ko to. So, duplicate nyo lang. Duplicate ko para mas mabilis. Ctrl-J. And tapos, yung hindi copy, original, visibility cancel ko muna. So, dito naman, yung nakagrupo na to, meron na tayong sign up, meron tayong box, meron tayong logo sa taas. So, tatanggalin ko lang dito is itong dalawang to, para may iba. Tapos, asan yung logo? Ito yung logo, diba? Thank you.
siya. Then yung text na email at saka anong tawag nito? Email at password din natin. Change natin yung kulay into black. Submit na lang na button. So may button na tayong ginawa, yung gagawin ko lang is maximize na yung button. Delete ko lang yung isa and then make it invisible. At this time yung contrast yung gagawin natin sa button na to. Unahin natin yung text, gawin natin ganito yung kulay. Para naman ano pwede tayong maglagay dito ng arrow. Then pwede siyang bumalik doon sa menu niya or dito. So yung modern approach sa paggawa ng contact information, no? So baba, kung gusto niyo pang lagyan ng more details about your company, click that one, it will bring you sa ibang page or magpa-pop up ng Facebook link, something ganyan. Pero kung gusto niyo more detailed, pwede naman lagyan niyo yung contact number. So, ganyan lang. Tapos save niyo lang. So, yan lang po. Natapos na po tayo mag-design ng user interface. So, wait lang, may edit tayo ng konti. So, may in-edit lang ko ng konti. So, as mentioned po, yung kailangan nating gawin sa user interface is tatlong design. Una po is yung login page. Yung login page po natin, hindi necessary talaga na masyadong maganda, masyado yung extravagant yung design. Ang kailangan lang is simple, tapos presentable sa mata. Yung information, kailangan dyan, yung hinihingi nyo pa nag-login, tapos usually, ito kasi yung mga usually na hinihingi pa nag-login, email or username, and then password. Tapos, extra details naman po para naman po mas maintindihan ng gagamit. So, yung discarte po natin dito, o kung gusto nyong gayahin during assessment nyo, is yung logo. Yung ginawa ko lang dito, kinuha ko yung logo, ilagay ko dito, tapos using a circle, shape, gumawa ako ng tao, and then, dito sa gitna, eto, ginamitan ko lang ng text box, or shape na square, para magmukhang text box, and then, word na, may peel na kulay puti. Actually, hindi yan peel, kalimutan ko, pwede pala yun. Shape din ako, ano, shape na rectangle, tapos, ginawa akong kulay puti yung, ano, peel niya, para magmukhang ganyan. And then, kung napansin nyo, may binago ako ng konti sa log. Yung forgot password, inlipat ko dito, tapos yung login, binababa ko. So, yan. So, pagkatapos ng login na user interface, doon naman tayo sa product. So, pagdating sa product, yung ginawa ko sa product is, I also maximize the logo. Nilagay ko lang yung logo dyan. Tapos, eto, simple po to para sa collapse na menu. Kung
gusto nyong gawin siyang kulay ganito din. Ayan, so pwede rin ganyan kung gusto nyo. Anong mas maganda tingnan sa mata, then yun po yung gawin nyo. Okay? So, discarte lang natin is gumawa tayo ng parang menu symbols, tapos explain nyo lang sa assessor na yung gagawin nyo dyan is instead of having a clickable button here, gumawa kayo ng collapse button na pag-click nyan, lalabas na yung menu. So, it's a matter of explanation lang po. Pwede hindi nyo sa assessor nyo kung bakit ganyan yung design nyo. And then, pagdating naman po sa product, sa middle part naman po ng design is, yung ginawa natin is, lagyan natin sa square yung mga product, then using this sign or indicator, pag sinwap po yan, yan yung mga product man-display po lahat. So, lastly, yung sa baba, pwede yung number, pwede rin ganyan na style. So, depende. Sa modern style po kasi, ganyan na. Then, may iba din pong style na yung ginagawa is pa-swipe pababa, hindi sa side. So, pababa or pataas para mahanap yung product. So, ganyan yung style. So, yung ginawa ko lang, ganito lang yung style ko. So, depende yan sa inyo, ano yung diskarte nyo pagdating na sa assessment, no? Kasi marami talagang design ng user interface, particularly in mobile. Much better po kung mag-search muna po kayo bago kayo mag-take ng assessment para maging familiar kayo sa mga design na pwede nyong gamitin. Lastly, yung ginawa natin is yung contact. Ito. So, sa contact po, naglagay tayo ng back arrow dito, indicator na pwede siyang bumalik sa product kung from clicking the drop down na ano symbol ng menu, pupunta siya dito. Tapos, kung gusto niyo yung contact na nai-emphasize talaga yung contact information ng company, okay po yun. So, eto kasi yung modern na style po kasi alam ko or napapansin ko rather, isinihingi ng company yung name mo, email mo, tapos yung message mo sa kanila. So, in that way, hindi ka na kailangan mag-dial-dial pa or saan pa na link. Pero, as a backup po, yung ginawa natin sa design is naglagay po tayo dito sa baba ng mga clickable icon kung saan pwede silang ma-redirect or ma-direct dun sa platform kung saan pwede nilang i-contact yung company. Okay? Again, yung discarte natin dito, yung shape lang na square and then text, tapos nilagyan ko lang ng contact as, more or less para din siya yung login. So, pansin nyo, so ginanyan ko lang, i-contact ko lang, tapos nilagyan ko ng kulay pula dito. Pero in some cases po, pagdating sa login, sa contact, eto, hindi talaga to anong tawag nito, nagiging curve. So, most of the time, box lang. So, it depends po sa inyo kung ano po yung discarte nyo talaga. So, pagitna lang natin konti. So, yan. So, ganyan. So, discarte nyo po. Alalahin nila nyo yung mga basic elements ng design, kung paano mag-design. So, apply nyo po yan. So, kung gusto nyo yung tanggalin to, pwede naman din, pero parang asigwa tingnan. Kaya, as ganito yung discarte ko. Once again, pwede kayong mag-search ng mga design bago po kayong mag-start of designing or taking the assessment para po marami na po kayong alam na design na pwedeng gamitin. No? So, those are the 3 design or tasks na kailangan nyong gawin sa COC2, yung design, user interface and user experience. So, that's it. So, next time po yung gagawin natin is yung UC3. So, eto. Design product or develop design for product packaging. So, please hit the notification bell para naman po ma-aware kayo pag nag-upload na po ako ng video patungkol po dyan. So, thank you for